Okay, welcome class dito sa ating topic on design of notched and bored wood beams. And we are particular on this sawn lumber. We will be designing it in accordance with the NSCP 2015 and the IBC or the International Building Code ng United States, which is a referral code of the NSCP. Okay? So, we need to design it for bending also, because this is a bending member, of course, it should resist flexure. So, bending members shall not be notched except as permitted in section 617.4.3 as follows. So, galing ito sa NSCP 2015, merong drawing nagpapakita. So, minsan, it is necessary to put or to provide notch. Makikita niyo dito sa may support dito. Okay? Dito nakapatong yung end ng ating beam. Merong cut. Yan yung tinatawag na end notch. And dito sa intermediate portion ng beam, dito sa and take note, meron tayong tinatawag na tension side and compression side. Kung makikita niyo itong beam na ito, medyo pinutol dito sa gitna para mapalaki yung figure. Okay, kaya naputol ito. Merong support dito sa banda rito. So, of course, merong dalawang support unless nakakantiliver ka. Now, kapag ito yung beam, naglagay ka ng load dito sa compression, dito sa top portion ng beam, ito yung magiging compression side natin. Ito yung ating tension side. Dapat natutunan nyo yan sa reinforced concrete design as well as steel design. So, ito, end notch on the tension side. Minsan, kailangan din maglagay ng end notch on the compression side. Pwedeng, ito yung tinatawag na square notch. Okay, kasi may kwadrado lang talaga eh. Okay? Meron ding tapering notch. Okay, pwedeng maglagay tayo ng tapering notch dito pa ganyan. Okay? So, ito yung mga rules or ito yung mga permitted by the NSCP. So, kailangan kapag naka-end notch ka on the tension face of the beam, at least may matitira kang 3/4 greater than or equal to 3/4 of the depth. Okay? So, ito yung total depth nung walang notch, kung walang notch. Ito yung depth at notch portion. So, which is greater than or equal to 3/4 dito kapag end notch ang tinutukoy natin. Ngayon, ito naman, kapag nasa intermediate portion, dapat ang depth at notch is 5/6, or ibig sabihin the depth of notch is 1/6. Okay, ito hanggang dito 1/6 lang yun. Tapos ang length na permitted by NSCP, length ng notch ay hanggang, so LN is length of notch, less than or equal to D over 3. So, dito kapag nasa intermediate yung notch, intermediate portion ng beam sa support, ay kailangan 1/6 lang ang depth ng notch. Kahit dito sa compression phase ng beam. So, kikita niyo dito. Now, merong note dito, no notches permitted in the tension phase when B greater than 90 except when notch at ends for bearing over a support. Okay? So, kapag ang thickness nito, ang actual thickness niya, which is B, is greater than 90 mm, hindi pwedeng mag-notch, sabi ng NSCB. Okay? Now, no notches permitted in the middle third. So, divide by 3 mo yung span ng beam, and then yung middle na one third, wala dapat notches doon. Bakit? Maximum ang moment, lalo na kapag
simply supported yung beam natin, maximum yung moment doon. Okay? Very critical portion ng ating beam. Next. So, meron ding requirement sa galing sa IBC. Okay? So, this is from IBC section 2308 on cutting, notching, and drilling of joist. So, we have a joist, floor joist. Okay? And we have the supports here. We have the support. Okay? We have the top plate and this vertical stud. So, halos parehas din tayo sa NSCP kasi kinopyangan natin doon yung requirement. So, ang end notch natin dito para mag-fit siya dito sa may top plate ay D over 4 ang depth ng notch, which is maximum na yun. Parehas din tayo doon sa may ano. Ibig sabihin, ang matitira dito ay 3/4 of the depth. Okay? Ito, 1/6 of the depth yung notch. So, halos parehas din. No? And sa IBC, bawal din mag-notch sa middle third. Okay? So, dito lang sa outer thirds. Dito pwedeng mag-notch. So, dito, meron tayong notch at the compression face. Yeah? Para mag-fit yung plate na yan. Now, kapag mag-drill tayo, dapat ang diameter or dimension ng drilled hole on the beam should be D over 3. So, tapos, huwag malapit yung drilled hole dito sa top and bottom. At saka dito sa mga cut portion. Okay? At least may 2 inches minimum or 50 mm minimum distance from the top, bottom, to each other, okay? And to another notch, okay? Yan yung distance dapat. Kailangan natin sundin yan, okay? So, para maayos yung beam. Kasi pag nilagay mo dito yung notch, mag-break yan, okay? Ayun, yung hole, magkakaroon ng failure. Next, so a gradual taper katulad nito. For example, maglalagay tayo ng notch dito, but instead of doing a square corner notch, we did this one. Okay, so this is better. A tapering notch is better than a square corner notch. Okay, so yun yung sinasabi ng NSCP. And by the way, as much as possible, hindi sana tayo maglalagay ng notch sa mga beams. But if it is a necessity, we need to design in accordance with the requirements of this section of the NSCP. Okay? And so we need to design it for shear. So the actual shear stress parallel to grain or shear force at any cross section shall not exceed the adjusted allowable shear design value. So, ito yung kakompute natin. Siyempre, malalaman natin yan because makakompute natin ito actual based on the loads for the beam. Okay? The actual shear should be less than or equal to the adjusted allowable shear for the beam to be safe for shear. So, yan yung ating design for shear. So, for bending members with rectangular cross-section, notch on the tension face, okay? So, sa tension face, adjusted design shear shall be calculated with this formula. Okay? Merong nadagdag na factor dito. Okay? So, because of stress concentration at the notches. Okay? So, meron tayong tinatag na stress concentration sa may notch na I think pinag-aralan ninyo sa strength of materials kung napag-aralan nyo yun. Stress concentration.
Okay, so dati ang formula ay ito lang naman, formula for shear. Okay, pero may nadagdag na factor tayo. Para we will take into account the factor that there is stress concentration at the notches. Okay, may kinat tayong portion ng wood, syempre medyo magiging weaker yung beam pag ganun. So D is the depth of a notch bending member. So this is the actual depth or the yung buo. Dn, depth of notch remaining at depth of member remaining at a notch measured perpendicular to length of member in millimeters. And this is the adjusted shear design value. Parallel to grain. Yeah. So kapag rectangular ang cross section, notch on the tension side, ito yung gamitin nating formula. For bending members with circular cross section, now yung first rectangular, ito naman ay cross circular cross section. And also notch on the tension face. So ito yung formula natin. So actually, parehas din yan sa nauna. Kaya nga lang, area, the cross-sectional area ang gamitin natin kasi hindi pwedeng BD because walang B at saka D. Diameter lang ang meron. Kaya area na lang kukunin natin. In short, B times D for rectangular cross-section is the area. So parehas din, kukunin lang natin area ng circle. And then we retain the factor here. May squared yan, ha? So, when a bending member is notched at the compression face at the end as shown in the figure, the adjusted design shear shall be as follows. So, ito yan. Iba naman. Kailangan natin consider naman. So, kapag at the compression face yung tension, notch katulad nito, kailangan nating i-calculate, tingnan yung E or the distance the notch extends from the inner edge of the support and must be less than or equal to depth remaining at the notch. E should be equal to or less than D sub N. So, ito yung D sub N should be equal to E or E should be lesser than this one. Okay? Now, if E is greater than D sub N, okay, Dn shall be used to calculate Fb. Okay? Dito. Instead of D lang, D sub N ang gagamitin natin para makuha yung actual shear stress. So, Dn, depth of member remaining at notch, meeting the provisions of, okay, the 3 to 3. Galing kasi ito sa may, kinat po ito sa may American Wood Council, sa NDS nila. Hindi ko natanggal ito. Okay? So, ito lang yan, depth at notch measured perpendicular to length of member. If the end of the beam is beveled as shown by the dashed line in figure, this figure, Dn is measured from the inner edge of the support. Okay, so ito. Kapag ganyan siya, square cornered notch, ito yung ating D sub n. Ayan. Ito yan. Dito hanggang dito. Pero kapag beveled yan or tapering yung notch natin, ang Dn is measured from the inner edge. Dito. Dito tayo. I-project natin yan. Okay? Ayan. Dito. Tapos hanggang dyan yung Dn. Okay? Again, inner edge of the support, project natin pataas, and then i-measure natin yan hanggang dito.
Okay? So, mas malaki yung D sub N. Kasi nga, mas maganda yung tapering na notch. Okay? Pero minsan, hindi practical na maglagay ka ng ganitong notch. Although, mas maganda siya. Mas practical yung maglagay ka ng square notch kasi may insert kang plate dito. Okay? Wood. Okay? So, ganun lang yung gamit nitong formula. Ayan. Again, this is the factor for stress concentration. Ayan. Gagamitin natin yan. So, when connections in bending members are fastened with split ring connectors, shear plate connectors, okay, bolt or lug screws including beams supported by such fasteners, okay, shear force V shall be determined by principles of engineering mechanics. But where the connection is less than 5D of the member from its end, the adjusted shear value should be this one. Okay. So, meron tayong formula ulit na D. Yung D sub E for split ring or shear plate connection. So, this is the shear plate connector. Okay? Ganyan yung pag-install niya sa wood connections. Okay? So, ang function ng mga ito is for shear resistance. Okay? Bumabaon ito sa kahoy, dalawang kahoy, and then i-tighten natin para magkaroon ng additional shear resistance. Ito yung shear plate. Okay, ganyan itsura ng shear plate na actual. Ngayon, ito naman yung split ring na tinatawag. Halos parehas lang sila pero makita niyo nag-split yung minsan dalawa yung ginagamit. Okay? Isa sa isang kahoy, isa doon sa may. Ayan. Ito dalawa. Okay? So, split ring connector, shear plate connector, mga bolts, and lug screw. Okay? So, kapag ang DE, D sub E, ang gamit natin ay split ring or shear plate connections. This is the depth of member less the distance from the unloaded edge of the member to the nearest edge of the nearest split ring or shear plate connector. Okay, papakita natin yung figure mamaya. Tapos, for bolt or lug screw connections, D sub E should be the depth of member less the distance from the unloaded edge of the member to the center of the nearest bolt of the lug screw. Okay? Itong formula, when connection is less than 5D of the member from its end. So, tignan natin. So, next slide. Okay? Ito yung figure. Ito yung, ngayon, kapag meron kang connection dito, ito yung beam mo, for example, tapos may load, may reaction ka dito, pag ganyan siya, syempre, magre-react yung dito sa may connection. Okay? Hindi masasali itong banda rito. Kaya tinatawag siyang unloaded edge of the beam. Okay? Ang itutulak ng split ring ay itong portion lang dito hanggang dyan lang. So, unloaded edge na yung portion na yan. Ngayon, kapag split ring or shear connector, ito yung D sub E na gagamitin natin sa formula. Kapag bolt naman, katulad nito, or screw, sa center naman natin siya. So, D sub E is this one. Depth, ikaltas natin yung unloaded edge of the beam. So, katulad nito, pataas yung reaction. Ang itutulak ng bolt ay hanggang dito lang. Ito lang. Ayan, itutulak ng bolt. So, importante yung distance. Okay? Kaya ito, where the connection is less than 5D of the member from each end, ito yung gagamitin natin na formula. Bakit importante itong
connection, yung distance from distance of the connection from the end of the member. Ito, itong connection up to the end of the member. Bakit importante yan? Okay. So, minsan nagkakaroon ng split dito. Okay? Mabibiyak yung kahoy kapag masyadong malapit. Okay? Diba? Mabibiyak kapag niloadan mo yan. Okay? May tendency na mabibiyak yung kahoy dito. Kaya importante, consider natin yung distance from the end of the support ng connection. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, kapag ito naman na, ini-highlight ko itong banda rito kasi nagkamali ako sa inyong module. Nagkamali ang portion na yun sa module. Pakipalitan na lang. So, where the connection is equal to or greater than 5D of the member from its end, ito naman ang gagamitin natin. Okay? So, ito yung distance of the connection from the end. So, dito sa example na ito na figure, 130 ang distance of the nearest bolt to the end of the member. Okay? So, but the depth of member is 281. Now, i-compute nyo kung 5 times 281 malaki kaysa ito, di ba? So, less than 5D. Ibig sabihin, hindi itong formula ang gagamitin natin. Yung first na formula, okay, na tinakil natin kanina. Pero kapag mahaba ito, na equal to 5D na ang distance nitong bolt dito sa end, ito yung gagamitin nating formula. Ayan. Pwede magkaroon ng split sa end kapag masyadong malapit yung bolt. Okay? Examples. So, given a 250 by 300 mm, so ibig sabihin yan, dalawang piraso yan na beam, pinagtabi. Used to carry a 6,670 newtons shear force. A notch is 50 mm deep, provided in the tension phase of the support. So, ito yan, tinuro ko pa. Ayan. Ito yung tension notch. Determine the allowable shear capacity if the adjusted allowable shear is 0.93 mm. So, adjusted na yung allowable shear, so we don't need to adjust. Okay? For simplicity of computations lang. Determine if the beam is safe considering shear only. So, identify natin lahat ng given as we have been doing. Now, we need to determine if the beam is safe for shear. So, determine if the notch is within the limit set by NSCP. So, pag end notches, ang sabi ng NSCP, 1/4 of the beam depth ang depth of notch. So, 1/4 times D. Okay? So, 281. Ano yun? 1/4 times 281.25. So, in-adjust natin. Ito yung actual size ng beam. Meron tayong 70.3125. Yan yung depth of notch permitted by the NSCP. Pero yung actual notch na ginamit natin ay 50 mm lang. Yan, 50 mm. So, mas malaki yung allowable kaysa yung actual. So, okay lang tayo rin. Now, we can proceed. Determine the shear capacity. So, from the formula, rectangular cross-section tayo, 50 by 300. Kaya gamitin natin yung first na diniscuss natin yung formula. Okay? Kasi end notch yung ating tinutukoy and notch at detention phase. Ito, notch at detention phase. So, i-plug lang natin yung mga values. And then we come up with 7269.64 newton. Okay? To determine whether the beam is safe for shear, we need to satisfy this. So, V, the actual V. Ano yung actual V natin? Given ba? Oh, the
dito sa problem, ito yung shear force na actual, 6,670. And the allowable is 7,269. So, it V or the actual shear is less than the allowable shear. So, ibig sabihin, the beam is safe for shear. Example 2. We have a 75mm by 30mm beam carrying any form load. Okay. So, 1.2 lang yung span natin. Square notches, 25mm deep. At the supports, the tension face as shown in the figure. We need to calculate the safe load. Ito, W sub O, based on shear alone. So, on the given dimensions, we will assume our actual dimensions. So, hindi na kailangan i-kunin actual dimensions. We will assume these are the actual dimensions. So, calculate. Nabasa natin yan. Adjusted allowable shear parallel to grain is 1.4. Adjusted allowable shear normal to grain. Now, ito yung ating pagpipilian. Minsan sa board exam, binibigay itong dalawang to confuse people. Okay? Pero, you will not be confused if you will learn. Now, so adjusted shear parallel to grain ang gagamitin natin. Hindi yung adjusted allowable shear normal to grain ang gamitin natin. So, 1.4 ang gamitin natin. Bakit? Ang failure ng kahoy ay shear parallel to grain. Mag-i-split yung grain ng wood dito. Hindi po siya mababali na ganyan. Okay? Hindi mababali. Okay? Kapag shear lang pinag-uusapan natin. So we have to determine also if the notch is permitted by the NSCP. So, compute natin 1/4 ng D is 75. And the actual lang ay 25 na ginawa natin. So, we are okay with that. So for W sub O. So, ito yung formula. Again, rectangular section and notch at the tension face at the support. So, but V, the actual, okay, ito, reaction or the shear force at the support. So, shear force at the location of the notch ang kukunin natin. Kapag nandito yung notch, syempre, yung shear force dito ang kukunin natin. So, but V is equal to WL over 2. So, 1.2, substitute natin. Ayan, and i-equate natin. So, substitute natin yung actual dito sa, ayan. Because actual should be equal to the allowable as much as possible, diba? Equal to or greater than the allowable. So, ayan, i-solve natin. And then, we come up with double sub 26,959 Newton. Okay? So, ayan yung shear. Yan yung capacity niya na load na pwede niyang dalhin. Okay? So, that is example 2. Example 3. So, again, we'll assume this is tactile dimension. Ngayon, meron tayong concentrated load at mid-span. So, N 8 meters yung span. So, adjusted allowable bending stress, 19.83 MPa. Determine the depth of notches at top and bottom face of the beam, quarter points. So, syempre, dito sa quarter points, hindi pwede, it is not permitted by NSCP na maglagay tayo dito sa gitna ng notch. So, L over 4 is equivalent to 2,000 mm. Okay? So, napakadali kapag i-drawing lang natin yung compute natin yung reaction and then drawing natin yung shear and moment diagram. Para makita natin yung maximum shear and maximum moment. Okay? So, tingnan natin din kung permitted ng NSCP yung ating size na i-check natin yung permit ng NSCP.
So interior notches located in the outer thirds of the span of a single span bending membrane exceeding 1/6 of the depth of the membrane. Okay, so B over 6, 350 divided by 6 is 58.33 ang permitted ng NSCP. Okay. So yan ang sabi ng NSCP. Now we check for flexure. Okay. So FB is 6M over B D sub N squared. So 19.83. Ayan, yung moment. So yung moment dito sa may notch, ang gamitin natin hindi yung maximum, ha? Kasi wala namang notch dito. So ito yung gagamitin natin. So 15 kilonewton meter, i-convert natin to newton millimeter. Kaya times 10 to the 6. Okay, and makukuha natin D sub N is 246. Take note, D sub N ay ito yan. D sub N yan. Ito, ito pala yung figure dito, D sub N. Tapos may dalawang nuts dito, magkabilangan, top and bottom. So, para makita natin D sub N, ayan, gamitin natin ito. So, may dalawang X, 2X plus D sub N is equal to 350. Dapat yan. So, X is equal to 52 mm. Therefore, the depth of notch ay yung mas maliit sa kanila. Okay? Which is 52 mm. Okay? So, example 4 na tayo. Determine the allowable shear capacity if the adjusted allowable shear is 0.93. Determine if the beam is safe considering shear only. Actual dimensions are used for the 263/281 mm beam. Bolts are used at the connections. So, ito yung example natin para makita natin. So, actual, again, actual sizes. So, dalawang beam ito. Magkabilaan. So, since the distance of bolt to the end of the member is less than 5D, so ito, 130 is less than 5 times D, 281. So, ito yung gagamitin na formula. So, kunin natin. So, ito 2/3, 0.93 is FB, 63 FB, and D sub E is equal to this one, D sub E. Ayan, di ba? Sa figure natin kanina. D sub E is equal to 200. Okay. So, since meron tayong dalawang pinagtabing 63/281, multiply natin by 2. Okay? Yung B, kasi merong dalawang nagtabing. So, i-multiply natin na ito. And then, defactor. So, we have 7915. So, since the actual shear force is 75 and is less than, so, yan. The beam is safe for shear. So, ganyan lang kadali siya. Okay? This is the end of the slide. Thank you for watching.